Skystone. Hindi yan rare, pero napakalaking ano, napakagastos, I mean, napakagastos sa pag-enhance ng runes niya. Tapos sa next sa Skystone na mahalagang hindi, huwag mong ganong gastosin. Kamusta mga kasagpi? Yet again, another Summoner's War Chronicles video. And this is my tier list of what to save for beginners. Kuha ko lang kayo ng konting guide. At baka hindi nyo pa naisip to. Lalo na sa mga baguhan dyan. Around, pagbaguhan, around 100k to 200k yung power. So minsan, merong ganitong event. Ngayon, kakasummon ko lang, by the way, kakasummon ko lang before this recording ko, before this video. Sana panoorin nyo din yun. Lagay ko yung link. Ito yung tutorial kong, ano, event. Minsan, bibigyan ko, pag may event, bibigyan ko yung options. Kung hindi nyo pa na experience yun, bibigyan ko ng option ng ganito. Iba-ibang minigames, pero basically, it's the same. Ito, katulad to. Pag-play ko yan, usually, pag-roll, eh somehow nagbag yung sa akin. Hindi ko alam kung global thing to na nagbag or sa akin lang. Anyway, ito yung lalabas dyan. May animation dapat yan, pero yun nga, nagbag. So papapiliin kayo. Pag tatlong pareho yan, makakukuha nyo lahat yun. Tatlong pareho, basically parang mas maganda. By the way, mayroon na pala ako ito. Kulit ko na ito bago makalimutan. Kasi, usually papanik ako 2 hours sa landong event eh. Yun, papiliin kayo. Ito yung enhancement shard. Yan. Ito yung sky stone. Ito yung pampataas ng level cap ng monster. So, ang pipiliin ko dito, na ito. Kasi tumaas yung level cap. Hindi, ito pang ano lang ito. Pataas ng level cap, pero around level 70 ata ito. Kasi, nakuha ko na yun. Hindi lang pinakita yung animation. Or yung mark. Ito. Breath of Life. Yun. Pag level 62, gagawin mong ano. Gagawin mong wala akong ano. Wala akong Rainbow Moon. Rainbow Oring. Level 62, 65. Breath of Life pa rin kailangan mo. Anyway, balik tayo dito. Then again, reset natin. Ito pipiliin mo. Kasi ito hindi ganong rare. Itong dalawa pipiliin mo. Ay, depende sa'yo kung anong mas gusto mo. Kung pang health na runes. Kung ninyo pa alam, pang runes to. Pang reroll to ng mga substats. Pang health or pang damage. Up to you. As sa akin kasi 32 lang meron ako nito. Ito 29. So ito pipiliin ko. Para ano, para balance. Okay, yan. Dito, ito. Breath of Soul. Ito nyo naman, 66 lang meron ako. No. Pero, actually, yeah, ang recommend ko, ito kunin nyo pag ito ang lumabas. Alright. Dito, ito, napakahalagang example na to. Kasi, ito na, common lang to. Pang experience yan. Right? Ito yung kanina nga, yung pang reroll ng substats ng runes. Ito, napaka-rare nito. Pang ano, pang experience, pang level up ng transformation nyo. Transformation, sa mga hindi pa nakakaalam. Ito, currently ngayon, nakatransform ako. Right? Transformation, yan. Kasi binibigyan niya ng experience. Kaya pa-level up ko na eh. Kasi nga tumaas yung level cap. Anyway, yung mga yan, magandang i-rush yan. Na level up. Kasi katulad nito, pag ma-mine ka, ang bilis. Pag may mga event na kailangan mong mine, mas madami kang makukuha in a long run. O kaya maski mag ano ka, regular ano lang, regular gathering mo, ang bilis. Kasi medyo matagal mag-gathering pag 1,000 na, katulad to sa akin. Pag 1,000 na yung itong ano ko, free ko per day, 1,000, almost an hour yan bago matapos. Pero pag mabilis ka, siguro mga like 40 minutes lang or 30 minutes lang. Pabalik tayo dun sa ating example.
Reroll lang tayo isa pa tapos ano tapos daling ko sa tier list na ginawa ko. Okay, dito ito pinaka common dito. Ang next ito ang hindi actually ang next na ano common ito. Ito ang bibilin niyo. Maski madami ako niyan kasi talagang nung umpisa pa lang kasi sabi sa akin nung tropa ko nung nag-invite sa akin maglaro nito. Skystone na ang ipunin ko kaya ang dami ko nito. Yan. Alright. Ito. Another good example lang. Na nag-reroll ako. No? Ubusin ko na dapat kasi malapit na matapos tong event. Another good example. Ito. Magic Dust. Rare to. Ito ang piliin nyo. Yan. Alright. Ano pa next? Nako. Sayang. Isa pang ganito. Ay 6 sana makakuha ko na ano. Transformation experience potion. Oh well. Now this halos pareho lang yung ano nito. Yung halaga ano sa end game. Pero sa end game mas pipiliin ko to. Actually, hindi. Ah, never mind. Scratch that. Ito talagang mas mas maganda pala. My bad. Ito. Ito mas malaki siya sa tatlo. The magic core. Oh. Okay. Okay. Magic dust. Kasi doon sa tier list na gagawin ko, ang mapapakita ko sa inyo, walang magic dust eh. So isip, imagine nyo lang po sa pinakababang tier list to sa gagawin ko. For this, Skystone. Kasi Skystone pang level up ng runes. Uy, sayang. Pero okay lang, mas gusto ko to. Magic dust. Alright, ito, pipiliin ko dyan. Now for this, syempre ito. Naubos na yun ako. Naligo na kayo sa tier list. Okay, tier list time. We have crystal, energy, skystone, equipment. Matawag dito. Enhancement shard pala to. Enhancement shard, refining catalyst, runes, gold. Okay. So, unang in-interview ko yung tropa ko. So ang sabi niya, ito ang ano niya, ang guide niya or ang tips niya sa mga baguhan. Ang unang i-save mo crystals. Must save 'yan. Kumpisa kasi pang unlock ng contents 'yan eh, pang unlock ng quest kung gusto mo mag-rush sa ano na sa end game na agad. 'Yan ang kailangan mo pang unlock ng quest, doon mo gagamitin. You can use that as a ano din, as a energy too. Pero hindi yan recommended sa early game na gamitin. Kasi sayang, mas magandang i-unlock mo lang yung mga contents using this. Or if you don't wanna use this, that's fine. Pero para mapunta sa end game, lumakas ka agad crystals. Next na mahalagang iipunin para sa paganda ng end game, energy. Kasi energy syempre pang level up monsters, nag-level up din account mo. All action di pa nag-level account mo doon. Nag-level up yung summoner mo, yung character mo through energy. Right, sa karamihan syempre, karamihan ng content, kailangan ng energy. Next, Skystone. Para sa pag-enhance ng runes, yung lumakas yung runes niyo. Skystone. Hindi yan rare, pero napakalaking ano. Napagastos sa pag-enhance ng runes yan. Tapos sa next sa Skystone na mahalagang hindi wag mong ganong gastosin, gold. Hindi naman sa ganong gastosin, pero dapat nagpa-farm ka pa rin ng gold kahit pa paano. Kasi gold kailangan mo sa lahat. Maski madali lang i-farm ang gold, you need ito example, mayroon note dito na nakalagay, you need 400k plus gold. Or a 5-star awaken. Yun. Tapos ng gold runes. 70% para lumaas ang monster mo. Runes. Para magkaroon ka ng pag malaas monster mo, syempre mas malaas power mo. Mas smooth ang pag-grind mo at pag-gagawa ng content sa game. Next ng runes is hindi ko alam paano mag-add ng ano ito. Laki ko lang din. Siguro iusog ko na lang to. Tama. Hold on. Energy. Parang ganito yan. Then equipment.
X is equipment. Kasi equipment, yung character mo naman yung pampalalakas pag nasa kasa mo equipment mo. Yun, para lumaki yung power mo at pag malaki power mo, mas madami kang content na magagawa sa game. Yun, ito yung beginner's guide ko na parang pinaka-importanting items or currency na pag-ipunan para mag-ready ka sa late game. At kung nagustuhan nyo ang video, huwag kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang content. Next na content ko, tier list pa rin, pero ang in-interview ko naman yung malaas na ano, yung malaas na member ng guild ko. Like if siya pinakamalaas sa guild ko. Pakita ko sa inyo. To, ayaw ko kilala niyo siya, pero yung server ko, ano din to. Pumapalag din sa mga top ano, top players nasa na contribution. So usually yan nasa na number 1 agad yan. Ngayon lang actually kaya yan number 2nd kasi malamang si Lion King ano kaka 41k lang niya. Kaya yan ang nasa taas. And that's me. Ito yung tropa ko. Alright mga kasagbi, next time ulit gagawin ko yung ano kasi ano na eh, masyadong mahaba tong video. Next ano video na lang. Next na video gagawa akong tier list ulit. Pero for endgame or 500k to 600k na power na doon ka na magsimulang ipunin yung mga items na papakita ko. Alright, maraming salamat mga kasagpi. Hanggang sa muli. Mana.